At tayo live na naman po mga katimbantag, mga karancho ko. Di ba naalala nyo nakaraan, sabi ni SOJ, ito si General Bantag ay alam na nila kung saan. Na ano na, di umano nila ito. Na nasa parting north. Diba? Ngayon, until now, kasi di ba sabi, tatrabahin na raw nila kasi malapit na nga mag-umpisa yung, ano, yung hearing yata. Kailangan maano na nila si Bantag. Pero until now, wala pa tayong balita. Eh, no? Nasabi nila, nasa isang barangay sa north. Pero until now, wala pa tayong balita. Ano bang mayayari doon sa pagtutugis nyo na yun? Ha? Hindi nyo pa rin ba napupuntahan si General Bantag? Eh baka para lang din na may topic sa pagpapapresscon kaya sinabi ni SOJ yun. Baka naman yun ang rason, no? Hindi talaga totoo. Kasi ang sabi nga ni Atty. Clavaño, eh hihintayan lang nila na eto si Bantag ay kusang sumuko. No, kusang sumuko si Bantag para kasi ayaw nila ilagay sa tawag dito sa kapahamakan ng kanilang mga law enforcers. Kasi may isang linggo na yata mahigit 'yung may isang linggo na yata, no? Tama ba? May isang linggo na yata 'yung sinabi ni SOJ. Nagpahinga lang siya konti kay Kong Tevez, si Bantag naman ang kanyang inano eh. Nasabi niya nga tukoy na daw, no? At hindi daw muna nila sasabihin o hindi daw muna silang bibigyan ng iba pang impormasyon basta tukoy na nila, no? Ngayon, ano kaya update 'to? Sana mag-update si SOJ, no, para malaman din nating lahat. Miss na kaya namin si General Bantag kasi wala kaming kaalam-alam kung saan si General eh. Namimiss na namin si General. Gusto na namin siya makita. Diba? Kaya sana po, no, yung mga sinasabi o pinapahayag nyo, eh talagang totoo. Sana totoo, hindi na yung tamang kwento lang. Yung tamang, sabi nga ni Kong Tempes, tamang marites lang. Hindi na sana dahil sa ginagamit nyo lang talaga sila para kayo ay makilala ng ano sa ano. Hindi naman sana mali si Kong Tevez kasi sabi nga ni Kong Tevez, sila daw ni Bantag ay kinagamit lamang para makilala sila, no? At kasi nga may plano ang di umano may planong tumakbong ano senador sa 2025. Kaso mo eto nga si tawag dito si Bantag sa sobrang pagtutulig sa nila kay Bantag eh mas pinapuran pa, mas pinaniwalaan pa ng taong bayan. Mas marami pa naniwala kay Bantag kaysa sa kanila. Tingnan nyo, mismong taong bayan na ang nag-uudyok na si Bantag ay tumakbong senador. Ako, naniwala ako si Bantag, susuko talaga yan ang kusa. Pero hindi pa siguro sa ngayon. Baka alam nyo, sa 2024, yung malapit na ang filing ng COC, baka doon lang sumuko si Bantag. At sana nga po mga katimbantag, mga karatsyo, mangyari nga yung hashtag 1 million signature for Bantag, hashtag Bantag for Senator, no? Sana mangyari yun, no? At ipakilala talaga natin si Bantag para tayo na mismo magpalabas kay Bantag. Makita ni Bantag na siya ay kasama sa Senatorial Survey, na pasok sa ang pangalan sa Senatorial Survey, eh makita niya, eh siya na kusang sumuko. Or siya na tayo na magpasuko sa kanya, manawagan tayo na Bantag. General, sumuko ka na. Pasok ka sa senatorial survey. Kaya sumuko ka na para makapag-file ka ng COC. Ano pa ito pag-uusapan ito? The legend Cagayan once said, "If you want game, I play with you. Produce here." Wow. Ano ba yan? Ano ito? Mga usapan na naman ito ng mga team Bantag na ito. Mga love team Bantag. Para si Ma'am Sniper lang wala ngayon, ha. Si Ma'am Sniper man dyan kanina. Si Snipe Ban. Parang wala si Snipe Ban ngayon, ha. Diba, guys, no? Sana magbigay na update ito si SOJ dito kay Bantag. Or magbigay siya ng ano na ang proseso, ano na ba ang nangyari doon sa sinasabing tukoy na nila, kung saan si Bantag, no? Kung nahanap na ba nila, kung pinuntahan na ba nila doon sa lugar na sinasabi, no? Or baka, kasi baka mamaya hawak na nila si Bantag, ayaw lang nila ipamidya eh. Eh gusto natin makita si Bantag eh, di ba? Sana naman wag niyo itago sa amin yan. Gusto nila kami makita si General. Please lang. Ha? Please lang naman. Bakit kasi nang nangyari yun sa atin, ano, sa bansa natin, yung justice system natin, ang pangit, ano? No? Ako, hindi ako ganun kalo sa batas, pero parang nakakaramdam ako na hindi tama. Si Tevez, kung may talaga may ebidensya kayo matibay, ikulong nyo na yan. Kasuhan nyo na yan para makulong na yan.
Kaso wala, para makultihin na si Bantag na isya ng warrant of arrest. Unfair naman yun. Dapat si Kung Tevez din, kung talagang mayroong matibay na ebidensya, kasi sabi mayroon doon sa mga maraming matitibay na ebidensya, pero until na wala pa rin tayong nababalita kung may kaso na si ano si Tevez eh. Kasuhan yun na yan. Punta nyo, tapos punta nyo sa Timor-Leste. Daan daw kayo sa Dubai para kayo ay makapagkape. Tim Bantag, bro, kamote mo to, Amor Grandes, Roland Culling, Bonifaz Black, Angel Eyes, Dalam Spams, bro, Job, bro, Jesus, Valdepeña, Marquilin Kong, make a love shoutout, Kuya Ranz, wow. Wala si Imang Vulnerable dyan sa, ano, sa Tim Bantag. Lagay niya si Imang Vulnerable. Yan, si Imang Vulnerable, eh, solid Bantag, ito si Imang Vulnerable, si Angel Eyes, sino pa ba? Dami natin mga solid, ano dito, Jomis mo na, shoutout siya, bro. Ayan. Ayan pala na shoutout pala ni Ma'am ano Sniper si Vulnerable. Shoutout po sa lahat ha. Di ba guys, no? Sana bigyan naman tayo ng update ni ano ni SOJ no na kung saan kung ano na ba ang balita doon sa sinabi nila nung nakaraan na eto nga si Bantag ay tukoy na nila sa North. Tapos nasa isang barangay eh baka lumipat na si Bantag sa South. Lumipat na si Bantag sa South. Shoutout po Kuya Raz, Conception Venus, shoutout po. Tonets, OFW Defender. Diyan siya kanina si Vulnerable. Opa, andito po talaga si Imang Vulnerable. Always siya sa live natin. Di ba guys, no? Para, namimiss na kasi ni Mo Sniper si General Bantag eh. Pero si General Bantag, baka nanonood ganyan sa atin. Shoutout po sa iyo, mahal namin General. Ingat ka lang dyan, ha? Diyan ka lang, dito lang kami. Siguro natatawa ka ngayon sa banat ni, ano, no, ni Kong Tevez, ano? General, baka natatawa ka ngayon sa mga balti kong Tevez. Kung pagdating din lang naman sa tapang, meron tayo niyan. Tatawa ko sa mga ano ni Kong Tevez eh. No? So, sila ngayon ang binibeltahan ni Kong Tevez. Imagine ninyo, inaasar sila ng inaasar. Ha? Kasi nga, talagang asapla yung mga, ano eh, mga pinapakita yung aking alam ko pa lumunta. Yung mga pinapakita nilang, ay mga ginagawa nila, sinasabi nila, supply talaga eh. At gaya ng helicopter na yan eh. Tapos gaya ng Timor-Leste na yan. Timor-Leste daw, si Kong Tevez nag-apply ng, kwa, ng citizenship. Wala naman. excuse me. Alam nyo, kaya siguro nasabi lang Timor-Leste, yun nga, baka na-trace na sa IP address ni Kong Tevez. Na Timor-Leste ang ginagamit na IP address. Oh, tama ba ako, Tevez? Naka-VPN ka? Yung pinakamagandang VPN pa yata ang ginamit mo eh, para hindi ka matres eh. Proba ka minsan kay General Manta, bro. Sige, bro. Hanapin ko ano, yung mga previous ano niya. Ano. Actually, sa, naka-save yun sa akin, sa, ano, sa messenger ko. Oh, yun ang ating bibigyan ng reaction, yung throwback naman tayo kay General Bantag. Para naman maiba, no? Teka, tingnan natin dito sa aking TV. Pasilip ko lang sa inyo. Para baka sabihin nyo, ako lang eh. Pasilip ko lang sa inyo. Ay, naka-ads pa eh. Conception, salamat sa pakulay ah. Conception Venus ah. Salamat po. Nawala tuloy. Masama itong TV ko na ito eh. Ayan, ha? Nung ikot si Bureau of Corrections Chief Director Gerald Bantag sa Pilipin, dala kanyang submachine gun. Nakagawa kasi banta sa kanyang buhay. Ah, tingnan, imagine nyo, may dala siyang submachine gun. Oh. Eto nung panahon siya isang bukol, kasama pa si, ano, si General Guillermo. No, si General Guillermo. Dala ang submachine gun ng mag-ikot sa Bucor. Yan ang nagtatrabaho talaga. Ha? Yan yung sinasabi na nagtatrabaho. Salamat po sa kay Ma'am ano ha, kay Ma'am Conception Venus sa pakapin niyo po. Thank you so much po. Ha? Bantag for Senator. Yes, sa 2025. Tingnan yung mukha ni Bantag. Oh. Tingnan yung mukha ni General. Oh. Na-focus doon. Eh. Oh. Ano ba masasabi niyo dyan guys? Ha? Oh, best cute mo naman po. Mega wig love shoutout. Aba, kala ko ako. Siya, cute eh. Ay, Ma'am Dani Best Vlog, ha? May kinikutan si Ma'am, si Mark Lincoln, ha? May kinikutan, ha? Guys, what can you say about that? Ha, yung ganyang, ano, yung ganyang, pan-general, ha? Alisin natin yung ngayon, ano?
alisin na natin. Meron na talaga. May mga nagkikasing-casing na nga eh. Meron talaga. Meron talagang ganyan. Minewelcome naman natin yan eh. Kung namatay ka, yun talagang ganun, di ba? Ito yung sinasabi kasi, no, mga kababayan, mga karantso ko, yan yung sinasabi ni General. Ang tanong kasi sa kanya ng mga ng reporter, kung totoo ba talaga may banta sa buhay niya. No? Sagot ni General, meron na talaga. May nagkikasing-casing na nga eh. Yan ang sagot ni General. No? Ibig sabihin may nagpa-plano-plano na nga. Antes pa lang naman na siya ay pa, ano na dyan, sa, ano, sa Bucor, siya ay nakaramdam na may nakarating na sa kanya na impormasyon, di umano, na may banta na sa buhay niya. Kasi nga, isisindakan ito ng mga drug lords dyan sa Bucor. At alam niyo ba na nagbanta pa noon si Bongo, o Senator Bongo na nalagot kayo, paparating na si Bantag. Di ba? Para atuloy natin ha. Tamsa ka na. Kasabay na nag-ikot ni Bantag, si PNP National Capital Region Chief, Major General Guillermo Inez. Uy, sabi ni General Bantag, tamsak naman daw kayo. Uy, magtamsak naman daw kayo. Tamsak naman daw, sabi ni General. Ha? Nakita niyo yung tamsak niya? Tamsak naman daw kayo dyan. Noong pinasabugan nga ni DJ Bantag yung 10 dragons ng Granada, approved na approved kay BRRD. Pinasabugan talaga. Hindi naman pinasabugan. Sobra kayo ha. Sobra kayo ha. Ano lang, yung mismo pala daw, ang sabi, yung mga ano daw mismo kwan, mismo mga drug lords daw may dala noon ng Granada. Yan ang magiging topic natin, mag-ano tayo, throwback topic tayo. Sana so, manood kayo kahit na konti tayo. Okay lang, kahit na nagtitipon-tipon kayo, nagchichismisan kayo ng inyong mga love team dyan. Ha? Tuloy natin, tapusin lang natin to. Minisipan ni Alizar ang mga bagong batay sa Bilibid. Ang MCR Quad Intel Force na binubuo ng mga tauhan mula sa PNP, MCR, Bantag, oh? MBI at AFP-MCR. Papalitan nila may 500 tauhan ng Bucor na pinagandalo ng nakaraang linggo pa dahil sa hindi matigil-tigil na operasyon ay iligal na droga sa loob mismo ng Bilibid. Ito ay pagtubong dun sa... Grabe, no? Talaga yung Bilibid na yan. No? Illegal na operasyon ng droga dyan sa Bilibid. Imagine nyo. No? Ngayon, ngayon ha, lalong lumala ha. No, meron na naman daw eh. Ang balita natin eh. Parang si ano lang eh, si Tatay Digslap nung nawala sa pagkapumulo, lumabas ang mga drug lords. Nung si Bantag naman nawala sa Bucor eh, naglabasan din sila. Ano kaya nangyari, no? Naglabasan ang mga daga sa kanilang dungga, nag-happy-happy na naman sila. Diba? Tingnan si Bantag, oh. Parang may poknat si General sa ano, oh. No? Parang meron, ano? Seryoso ang mga ang mukha eh. General, shoutout sa'yo dyan, ha? Diyan ka lang ha, dito lang kami. Palakpakan natin si General Bantag, ang ating magiting na general na ating nais na tumakbo sa 2025 for Senator. Tuloy natin to. Mga sinasabi natin kulang na koordinasyon na ginagawa ng mga iba't ibang ahensya sa ating paglaban sa illegal na drugs. May sariling opisina ang Quad Intel Force na magsisilbi ang matatayangan ng Bucor sa mga galaw ng mga sindikato sa loob. Buhos po kami kay Sir Bantag kung ano yung support ang kailangan sa amin from intel to intel gathering, information, intelligence gathering, and then they need some sort of manpower. Pero ang lahat ng ito nakasalalay sa liderato ng bago po Bucor Director na si General Bantag na ngayon pa lang ay nagsabi na may mga banta sa kanyang buhay pero hindi raw siya papasindak sa mga ito. Ang mga... Grabe, no? May banta sa kanyang buhay pero hindi siya magpapasindak sa mga ito. Ha? Grabe to si Bantag talaga. Atapang atao kasi. Ha? Tuloy natin, matatapos ito. Natanggal ng mga tauhan ng Bucor, sasailalin daw sa retraining at evaluation. Pero ngayon pa lang, sinabi na ni Bantag na marami sa mga ito hindi na makakabalik sa servisyo. Ivan Merina, GMA News.